Mga awitin po na yan. Okay lang po ba kayo dyan sa taas? Ay, kasama natin si Brother Rico. Amen. Thank you. At nakasama po namin kayo ngayon. Okay, dadako po tayo sa pinakamahalagang bahagi po ng ating pong service. Ano po? Ang paghahayag ng salita ng Diyos. Of course, kapatid, today is Mother's Day. So, let's talk about mothers. Okay, kaya habang tayo po tumatayo, please open your Bibles. Alam niyo naman po kung saan pupunta yan, di ba? Book of Proverbs. Proverbs chapter number 31. Okay, at pakitabihan po natin yung mga bisita po natin na mga walang Biblia para sama-sama na tayo po ay makapagbasa. Okay? At alam niyo sa Proverbs 31, nilaan po talaga ni Solomon ang chapter na to para po sa kanyang dakilang ina. Okay? But hindi po natin lahat babasahin po yan. Meron lang po tayong kukunin na isang talata. Okay, ang sabi ng Bible po in verse number 30. Proverbs 31 in verse number 30. Favor is deceitful and beauty is vain. But the woman that feareth the Lord, she shall be praised. At sabi po ng verse number 31. Give her the fruit of her hands and let her own works praise her in the gates. Alam niyo po ba kapatid, ibang-iba po ang pagkakalikha ng Panginoon sa mga babae. Okay, totoo po yan. Ano po, ibang-iba po. Kaya wala pa po tayo sa ano eh. Alam ko minsan, madali lang po magsabi na yung bang ano, lalo sa mga tatay, di ba? Na siya yung head of the family, siya yung breadwinner, ano po. Kasi wala po siya dun sa paa ng ina. Okay, wala po siya dun sa tinatayuan ng isang ina. Kaya madali lang po sabihin po yan. At yung mga bata na lumalaki na yung bang wala kayong respeto sa mga magulang ninyo, aba, hindi nyo alam, balang araw magiging nanay din kayo. Kaya kapatid, mga kabataan ng mga young people, ng mga babae, you better listen. Ano po? At itong si Solomon, kapatid, talagang mahal niya po yung kanya pong ina. Kaya ang Proverbs 31 talaga ay nilaan po yan ni Haring Solomon para po sa kanya pong ina. Okay. Ngayong umaga ay meron po tayong pag-uusapan. Pag-uusapan po natin ang tatlong, bagamat marami po mga kababaihan sa Bible. Ano po? But yung pong ginamit ng Panginoon na tatlong babae sa Biblia ang ating pong pag-uusapan. Ano po? And mula po dito sa tatlong babae ito, there are also mothers, kapatid. By the way, mga nanay po yung pag-uusapan po natin. Okay? Tignan po natin, kapatid, kung ano po talaga ang katuyuan ng isang ina at paano nagsimula ang isang ina. Paano nagsimula ang isang ina? Okay? Tayo po muna ay sandaling manalangin. Dakila namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat muli, Panginoon, sa umagang ito na binigay niyo nga po sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa mga bisita po namin. Yung pong galing po ng Paraceles, Panginoon, through Google Meet. Nagyamang kami, Apo Diyos, na nakadwami, dagito'y parents, kanda dagito'y relatives, the Brother Sherwin, kanda Brother Raymond. Kanda dalangin ko rin po, Panginoon, panatilihin niyo po na maging maganda ang internet connection po namin at ganoon din po sa kanila, Panginoon. At maging ang bisita po namin na nasa Facebook at dito po sa face-to-face, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Salamat din po sa talata na ayon po nabasa. Pagpalain niyo nga po ito, Panginoon, lalo't higit, Panginoon, ang mensaheng po aming mapapakinggan. Kaya hinihiling ko po, muli, samahan niyo po, babain niyo po kami, samahan niyo po kami, at bigyan niyo po kami ng pusong masunurin, Panginoon, handang puso para po sa iyong salita. Gamitin niyo nga lang po ko ngayong umaga bilang tagapagsalita niyo po, Panginoon. Wala po akong magagawa pag hindi niyo po ako gagamitin, Panginoon, sa umagang ito. Patawad din po sa nagawang kasalanan. Ito po lahat ang ayon pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming salamat. At pwede po tayong mga po. Alam nyo kapatid, nakagawian na po natin na para bang andali lang po sabihin yung Happy Mother's Day. Okay? Para bang kuminsan napipilitan pa tayo na magsabi sa mga magulang po na, sa mga nanay po natin na Happy Mother's Day. Okay? Maaring kasi na hindi nasunod yung kagustuhan ng anak, di ba? At may tampo sa nanay, then comes Mother's Day, para bang ordinary din na lang po yung Mother's Day sa mga kabataan at ganoon din po sa mga padre di pamilya. Kaya ngayong umaga, pag-usapan po natin na mabuti kapatid yung background ng isang ina. Ano po? Kasi sabi nga po sa inyo, iba ang puso ng isang ina, iba ang puso ng tatay. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay.
Kaya maaring madali, madali lang po para po sa atin na sabihin, kapatid, na yung nanay ko, yung may mommy, may mom, ganun, di ba? Pero kapatid, alam po ba natin talaga yung background ng isang ina? Nauunawaan po ba natin talaga yung katayuan ng isang ina? At paano naging isang ina, kapatid? Na kuminsan, ang mga kabataan yun, ganun na lang po ninyo, yung bang ano na hindi pakinggan yung mga magulang ninyo, lalong lang yung mga nanay ninyo, di ba? Or hindi ninyo respeto yung mga magulang, mga nanay ninyo kasi yung nanay mo hindi nakapag-aral ng high school, hindi nakatungtong ng college. Yung bang ano, minamaliit natin yung mga nanay po natin. Okay? At sana naman po ay hindi po maging ganun yung ugali po natin. Once we have learned, kapatid, kung paano naging nanay ang isang ina. Amen. Kasi ang totoo yan, kapatid, naniniwala naman po ako, kapatid. At ito nga po, kapatid, sabi nga po siya, narinig niyo po kayina sa isang nagpatotoo, ano po, na kapatid, maaring ito na po siguro yung bunga ba ng wala tayong kaalam-alam tungkol sa salita ng Diyos, o maaring naging bugso na lang po ng damdamin. Ano po? Kaya po may mga tinatawag tayong mga single mom. Okay? Kasi nga po, maaring wala po silang kaalam-alam tungkol sa salita ng Diyos o wala pong gumagabay po sa kanila. Kaya yung word na aksidente, naganap po sa buhay po nila. Na ano yan po? Ganun pa man, kapatid, isang ina pa rin po yan. Hello? Okay? Na dapat po nating bigyan ng galang. At dun sa anak, hindi ibig sabihin na hindi naging maganda yung panimula ng magulang yung nanay. Ganun na lang yan, lalapastanganin yung kanyang ina. Okay? So maunawaan po na dapat natin, kapatid, kung paano nagsimula ang isang ina at ano ang background ng isang ina. Okay? Kaya ngayon po, tatlong kababaihan, tatlong nanay ang pag-uusapan po natin. Para makita po natin kung ano po ba talaga ang katayuan ng isang ina. Okay? Handa na po ba kayo? Of course, ang panimula po natin na pupuntahan, walang iba kundi yung naging kauna-unahang ina sa balat ng lupa. Walang iba kundi si Eva. Okay? Go to your Bible doon po sa Genesis chapter number 2. Paano po ngayon naging ina itong si Eva? Genesis chapter number 2. In verse number 18. Okay? So, verse number 2, ano po, nilikha na po ng Panginoon yung kauna-unahang lalaki na si Adan. Okay? Ngayon naman po, dito po sa babasahin po natin, ito naman po ngayon yung paglilikha ng Panginoon kay Eva. In verse number 18, ang sabi po ng Biblia, "And the Lord God said, it is not good that man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Okay? So, ang term po ng Bible, kapatid, yung helpmeet. "And out of the ground, the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air and brought them unto Adam to see what he would call them, and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field. But for Adam, there was not found an helpmeet for him." Okay, now, ito matindi, kapatid. Nakita po ng Diyos ang pangangailangan nitong si Adan. Okay? Kailangan niya po na tinatawag na helpmeet. Okay? Kaya nga po, ang sabi ng Biblia, out of the ground, kung saan nagmula si Adan, ganun din po ngayon kumuha ang Diyos para ano, lumikha ng ano po, every beast of the field. Bawat hayop na makikita po natin dito po sa lupa at lahat ng ibon na makikita po natin sa himpapawid. Okay? Yan po ay nilikha ng Panginoon. Tandaan niyo po, ang nakita ng Panginoon dito ay yung pangangailangan dika sa pulan ni Adan. Na ano po, magkaroon po siya ng tinatawag na helpmeet o yung partner. Okay? Nakita niyo po. So ang Diyos lumikha po siya ng kabayo, lumikha po siya ng kalabaw, lumikha po siya ng baka, lumikha po siya ng kambing. Kasama po rito, kapatid, ang elepante. So lahat ng hayop na nakikita po natin na naglalakad sa lupa, yan ay nilikha ng Panginoon. Okay? Maliban po dyan ang sabi ng Biblia, lahat ng lumilipad doon po sa dito po sa ating pong dito sa ere o sa ulap, ano po? Sa ulap. Dito po sa ating himpapawid. Lahat 'yan, kapatid, ay nilikha ng Panginoon.
Pero tignan niyo po, sa lahat ng yan, wala po nagustuhan si Adan para makapareha sa buhay. Naunawaan niyo po, kung si Adan ay nilikha ng Panginoon na hindi kawangis ng Panginoon, I mean, wala po siyang talino, ang pipiliin niya, mapangasawa niya, alam niyo kung sino? Problema ng soe niyan pag si Kalabaw ang pinili niya. Walang anik-anik na sinasabi na pambabae. Walang anik-anik. Anik-anik, panghayop ang meron. Kasi nang pipiliin, tignan niyo po, ang unang nilikha ng Panginoon na ibibigay niya as helpmeet kay Adan, ano? Hayop. Ayun po sa Biblia. Pero sa lahat ng hayop, kahit na sabihin po natin kapatid, man's best friend. No, hindi pinayagan. Bagamat binigyan ng pangalan ni Adan ang lahat ng hayop. Kaya nga sabi ng Biblia, nung pinangalanan niya po itong hayop na to, yan na po ang pangalan niya mula noon. Hanggang ngayon, yan na po ang pangalan niya. Sinabi niya, I will call you dog, I will call you cat, I will call you ganito, I will call you. Tinawag niya po ng lahat ng hayop niyan. Kaya dyan po nagsimula ang mga hayop po natin sa ganyang pangalan. Naunahan niyo po? Ngayon, tignan po ninyo. Okay? Saan po nang galing ang babae? Kung ang tao po, kung si Adan, nakikita niya po, mag-date kasama mo ha, baka? Kung ang pinili nitong si Adan na makasama niya po, Kalabaw, kapatid, isipin niya po. Sabi nga po sa inyo, problema lahat ng, ewan ko siguro, kung sino bang magtatahi ng ganyan, na underwear ng sukat mo, sukat ng Kalabaw. Isip po tayo kapatid. See? Kung walang talino, etong si Adan kapatid, ay basta-basta pipili po yan. Pero sa lahat ng yan, wala pong pinili etong si Adan. Now what happened? Verse number 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept. And he took one of his ribs and closed up the flesh instead thereof. And the rib which the Lord had taken from the man made he a woman. Okay. Mula sa tadyang ng lalaki, ang sabi ng Biblia, lumikha ang Diyos ng isang babae. Okay? And brought her unto Adam. Nilikha ng Panginoon yung babae at pinakita niya ngayon kay Adan. Ang sabi ng Biblia, verse number 23, and Adam said, this is now the bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman because she was taken out of man. Okay? Sa lahat ng pinakita ng Panginoon, wala akong magustuhan ng Panginoon eh. So, ang ginawa ng Panginoon, pinatulog niya po si Adan. At habang tulog si Adan, kapatid, tinanggalan po siya ng isang tadyang. Kaya ang mga kalalakihan, may tinatawag tayong floating rib. Kinuha niya po yung tadyang at mula po sa tadyang niyan, o mula po sa buto po niyan, kapatid, lumikha ang Panginoon ng isang babae. At ang tawag po dyan is woman. Alam nyo kung bakit? Kasi ang woman, nanggaling po yan sa lalaki. Without the man, walang woman. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay. So sa maling sabi kapatid, saan nanggaling po ang babae? Nanggaling po yan sa lalaki. Naunawaan nyo po? Okay. Now, eto na po ngayon. So, kilala po natin si Eva na si Eva po, hindi po siya direktang nilikha ng Panginoon, but Adam was a direct creation ng Panginoon. But si Ada, si Eve po, galing po yan kay Adan. Hindi po siya direct na nilikha ng Panginoon, but galing po yan sa tadyang ni Adan. Nagkakangiti po tayo? So, here now is the first woman sa buong mundo. Kaunan niyo po. At the same time, kapatid, siya rin po yung kauna-unahang ina sa history ng mundo. Okay? Now, ito po ang nakakalungkot po niyan. Bilang isang babae at bilang isang ina. Alam niyo po ba, kapatid, na napaka-tindi ng kalagayan ni Eva? Bakit po? Wala po siyang pattern. Wala po siyang nanay. Wala po siyang binan. Noon po, matinding problema kapatid pag wala kang susundan. Wala kang susundan, wala kang pattern eh. Nag-iisa ka, just imagine kapatid, mula nung andyan na po siya sa harapan po ni Adan,
at nagkasama po sila, wala man lang siyang kaalam-alam paano mabuhay paano siya mabuhay bilang isang babae. Higit sa lahat, kapatid, nung nagkaroon po sila ng anak, paano niya ngayon bubuhayin yung kanyang mga anak? The fact na wala po siyang instruction. Okay, now ito po. Makinig po tayo. Ang instruction niya po, kapatid, of course, alam niyo nung unang panahon, ang Diyos at itong si Adan at saka si Eva, direct na nakikipag-usap po yan sa Panginoon. Okay? So God was directly giving them instruction. Direct na pong kinakausap ng Panginoon itong si Adan at saka si Eva. But tandaan po natin, hindi lang po ang Diyos ang nagbibigay ng instruction kay Adan at saka kay Eva. Ano kung sino? Maging ang Diablo. Naunin niyo po? The fact na sa chapter number 3, okay, ang sabi ng Diablo, kainin mo. He was directly giving an instruction to Eve. Isipin po natin, kapatid, wala po siyang kapatid man lang na babae, wala man lang siyang nanay na sasaway sa kanya, wala man siyang biyanan na ano, magtuturo sa kanya ng paano magsabi ng eto ang bihis mo bilang isang babae. I mean, wala. Ang hirap kaya maging ina nung wala kang kinokopyahan. Naunuan niyo po yan? Pero bagamat sa kabila po ng wala po siyang pattern, kapatid, ang Diyos naman po ay may pangako sa kanya. Ang pangako po niya, ang pangako ng Panginoon, doon po sa mag-asawang ito, is what? Be fruitful and multiply. Magpakarami kayo. See? And replenish the earth. May pangako ang Panginoon na ano? Mula sa kanila, magsisimula ang madaming tao. Naunuan niyo po? Okay, mga, huwag niyo po muna akong ano, huwag po muna akong mawawala. Ano po? Now, hindi lang po Diyos ang nagbibigay ng instruction. Higit sa lahat, kapatid, andyan po yung Diablo, andyan po yung serpent na nagbibigay sa kanya ng instruction. Naunuan niyo po yan? We know, kapatid, nung sila ay nagkasala, what happened? Sila po ngayon ang napahiwalay na si Diyos. So just imagine, kapatid, ito yung kalagayan ni Eva ngayon. Okay? Ang kalagayan po niya, ang tanging aasahan niya po ay yung kanyang husband, yung kanyang asawang lalaki. Hiwalay na po sila sa Diyos eh. Now, here's the problem, kapatid. Nanganak na po siya. Okay? Nagkaroon na po sila ng anak na wala po silang kaalam-alam kung paano sila magpapalaki. At ito pang problema, kapatid. Naganap ngayon yung kauna-unahang krimen sa ibabaw ng lupa. Ano po ito? Yung kanyang anak ni si Cain, pinatay yung kanyang kapatid na si Abel. Okay? The first criminal was his son. The first victim was also her son. Naunan po, yung tindi ng problemang hinaharap nitong si Eva. See? But ganun pa man, ang nais ko lang iparating, kapatid, ganun pa man yung kanyang problema, meron pa rin Diyos na nangako sa kanya. Na ano po yan? Dadami ang lahi. Kaya po pagkatapos ni Abel, lumabas itong si Seth. See? Ang ibig ko sabihin, ganito po yan, mga kapatid. Lalo na po sa inyong mga nanay, tandaan niyo po ito. Hindi po exempted ang mga nanay sa problema. Okay? Hindi porket na sasabihin natin, hindi, tatay lang kasi head of family po sila. Tandaan niyo po mga mothers, kayo rin po. Kung si Eva tinukso ng Diablo, maging ang bawat nanay po ay magaganap din po yung ginawa ng Diablo sa buhay po ni Eva. Pero tandaan niyo po, kapatid, tandaan niyo po ito. Ano man pong problema ang haripin po ninyo, tandaan po niyo, may pangako ang Diyos sa inyo. At kung ang Diyos nangako sa inyo, asahan niyo yan, kanyang tutuparin po yan. Yan po ang pinanghahawakan ng bawat ina. Kaya po narinig niyo kanina, kapatid, sa bawat patotoo, di ba? Hindi po kami nag-usap-usap, pero yun po ang nabanggit po nila. Sa lahat ng problema dumating, iisa ang kinapitan namin. Ano yan? Sino yan? Walang iba kundi ang Diyos. See? May makakapitan. May malalapitan po tayo. See? At kayo mga nanay, sabi nga po sa inyo, dumaan man kayo sa matinding pagsubok sa buhay, tandaan niyo po ito, ang Diyos totoo sa kanya pong pangako. Ginawa niya po ito at pinakita niya po ito kay Eva. Okay? The first, ano po siya? Nanay sa ibabaw ng mundong ito. Ang hirap ng kanyang sitwasyon. Bakit po? Wala po siyang pattern eh. Wala po siyang nanay, wala po siyang biyanan, wala po siyang kapatid. Ano po?
Siya lang po mag-isa, bilang isang nanay. Kaya mo kaya? Tapos mamaya-maya, mababaltaan mo yung panganay mo, pinatayin yung kapatid niya. See? How can you handle the situation, kapatid? Bilang isang, imposibleng hindi po siya nalungkot nung kanya po nabalitaan po ito. Isa po siyang ina, I believe, kapatid, nalungkot po siya. Nadurog po yung kanyang puso, yung nabalitaan niya pong pinatay ni Cain yung kanyang sariling kapatid. But still, kapatid, hindi po siya pinabayaan ng Panginoon. Pagkat mula po sa kanya, lumabas po itong si Seth. Nakagaya po ng pangako ng Panginoon. Okay? Nagkakit niyo po ba tayo? Mga nanay, ibig ko sabihin, ano po, anumang problemang pagdadaanan po niyo, tandaan niyo po ito, ang Diyos at ang salita ng Diyos, pwedeng panghawakan. Pangalawa po, tatlo lang po ito, malapit na po tayo. Pangalawa po sa aking pulistahan ay si Sarah. Okay? Doon po sa Genesis chapter number 16. Kung si Eva, kapatid, ay nanganak, etong si Sarah naman po ay hindi. Okay? Now, verse number 1. Now, Sarai or Sarah, Abram's wife, bear him no children. Kung itong si Eva, nanganak po siya, kapatid, eto naman ngayon, si Sarah, ay kabaliktaran. Okay? But, bago po ito, kapatid, may pangako po ang Panginoon na mula po sa kanya, dadami ang lahi ni Abraham. Nakita niyo po ito? Ulitin ko po, ha? Mula po kay, mula, of course, Diyos po ang nag-anunsyo. Okay? Na mula po sa kanyang sinapupunan, dadami ang lahi ni Abraham. Okay? Now, ang problema, makinig, ang problema, nagduda po siya sa Panginoon. At ang kanyang pagdududa, sabi niya, paano dadami yung lahi namin? Upo tayo. Pakigot. Paano dadami yung lahi nitong si Abraham? Ito nga yung gagamitin na para dumami. Hindi manganganak. See? So, isang impossibility naman po ito. Matandaan po ninyo, may pangako pa rin ng Panginoon. So, kung paano po siya nangako kay Eva, ganun din po ang kanyang gagawin kay Sarah. Ang problema ay ganito. Okay? Ang problema kay Sarah, kapatid, kung ang problema ni ang problema po nitong si ano, ang problema po ng nanay na si Eva, wala po siyang pattern. Ang problema naman po nitong si Sarah, wala siyang pananampalataya. Kung meron man siyang pananampalataya, kapatid, pabago-bago. Paiba-iba yung kanya pong pananampalataya. Naunahan niyo po yan. Abay, isang problema rin po ito. Kasi pinag-uusapan natin dito, kapatid, yung pangako ng Panginoon na dadami ang lahi. Nagkakaintindi po ba tayo? Okay? Now, bilang isang ina, bagamat hindi po ako siyang nanay, okay? But ayon po sa akin po naririnig at sa akin pong nakikita, kapatid, ay si Eva at si etong si Sarah, pareho po silang, kung tawagin po natin, na dadaan po sa mga pagsubok. Kung si Eva na kauna-unahang nanay dumaan sa pagsubok, imposibleng etong si Sarah hindi dadaan sa pagsubok. At bilang isang ina, imposibleng hindi kayo dadaan sa pagsubok. Na kung minsan, kapatid, eto na po yan, na kung minsan, ang problema ngayon, ang magiging dahilan para ano, instead na magtiwala tayo sa Panginoon, nawawala yung ating pong pananampalataya. Di ba? Gaputa, grabe mati problema. Hangko kaya dito yung problema. Kasi di panunod ti may isang ina. Ngayon na, magpapakamatay na lang ako. Iiwan ko lang yung family ko. Kasi ano, hindi ko na kaya magpalaki ng aking pong mga anak. Hangko ang kaya nga urnusin ti pamilya. Kumbaga, wala na akong pag-asa na maayos yung pamilya ko. See? Yan po yung minsan ang nagiging dahilan kung bakit yung pananampalataya ng ina nawawala. So, maraming sabi, kapatid, problema pa rin po yan. Okay? Patatandaan niyo po, kapatid. Okay? Sa Bible, ang tawag po namin dyan, the law of first mention. Kung si Eva ay pinangakuan ng Panginoon,
at naging totoo ang Panginoon sa kanya, do you think na hindi magiging totoo ang Panginoon kay Sarah? So, anong ginamit niya? Okay, Sarah, just to prove na ako ang lumikha ng langit at ang lupa at ako ang lumikha sa iyo at para mawala ang iyong pagdududa, bibigyan kita na nag-iisang anak. Yan ang kahilingan mo? Isa lang ang bibigyan ko sa iyo. Pero mula sa isa, dadami ang lahi ni Abraham. Isa lang, kapatid. Ano kapatid? Ito po yun ha. Okay. I hope na nakikita niyo po mga nanay at mga fathers din po ito. Yung sampung pagdududa po natin o yung ang daming pagdududa po natin, isa lang po ang katapat niyan. Tinatapatan po lagi yan ng isa lang na kabutihan, kadakilaan ng Diyos sa buhay po natin. Sapat na po yung isa lang ha, yung isang, kung tawagin natin, hindi naman po magic po yan eh. Apo, isang himala sa buhay po natin para ano, mawala ang lahat ng pagdududa po natin. Isa lang ang kailangan ng Panginoon. Kaya po, ang ibinigay ng Panginoon kay Sarah, isa. Kaya ang pangalan niya, Isaac eh. O, di ba? Isa lang ang binigay niya talaga na maging anak nila. Pero mula sa kanyang sinapupunan, dadami ang lahi ni Abraham. Si ano kumisan kapatid? We just have to trust. Kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Bakit? Siya yung lumikha ng langit at ng lupa. Pero yun po, saan na wala yung tiwala niya? Sa Diyos na lumikha sa kanya. Pero yung Diyos niyan, yan yung Diyos na nangako sa kanya. Di ba? Anong ibig ko sabihin, kapatid? Okay? Now, bilang isang mga tao, lalo sa mga nanay, sabi ko, dumadating yung breaking point ninyo, di ba? Na talagang ayaw niyo na. Di ba? Pero ang lagi niyong iisipin, kaya nga sabi ko, hindi naman kami nag-uusap sa lahat ng patutuo dito, di ba? Pero isa yung sinasabi lang, gusto ko nang umayaw. Ayaw ko na talaga, ayaw ko nang dumanas ako sa ganitong problema. Kasi tama nga naman yung sinasabi lang, kung noon, maganda yung buhay, di ba? Pero nung naging anak ka na ng Diyos, naging Kristiyano, bakit naging ganito yung buhay? Naging worse pa yung buhay ko. Di ba? May mga ganito ng mga magulang eh, di ba? Kung kailan ako naging tapat sa Panginoon, bakit ganito ang nagiging buhay ko? Bakit para naghihirap ako ngayon? See? Kapatid, dinadala ka lang ng Panginoon sa punto o sa lugar para makita mo na siya lang ang kailangan mo sa buhay mo. Na ano po yan? Hindi ka kailang bumitaw that you should not quit on God, kundi lalo ka po maging tapat sa Panginoon. Sabi nga po sa inyo, hindi nagkataon yung pangalan niya, Isaac. Diba? Talagang isa lang. So mula kay Isaac, ano nangyari? Lumabas si Jacob at si Esau. Tama? Na dyan po nanggaling yung lahi ng Panginoon. See? Tignan niyo po yung katapatan ng Panginoon. Sinabi niyang dadami ang lahi ni Abraham, kapatid. Dyan din po, mula sa kanyang sinapupunan, lumabas ang lahi ng Panginoong Hesukristo. So it is not an ordinary lahi. Yung lahi talaga ng Panginoon ang binigay niya. See? Ayan kapatid, ulitin ko po ang mga nanay. Okay? I believe na dumating kayo, alam niyo ibig kong sabihin kapatid, na dumating kayo sa punto talagang gusto niyo sumuko. Pero tatandaan po ninyo, nilikha kayo ng Panginoon sa ganyang situation para makita niyo na talagang totoo ang Diyos sa buhay ninyo. Naunahan niyo po yan? Si Eva, nilikha siya ng Panginoon na ano, walang binan, walang kapatid, mag-isa niya lang. See? Pero mula po sa kanya, lumabas yung lahi ni Seth. Naunahan niyo po yan? At mula sa lahi ni Seth, lumabas itong lahi ni Abraham. At mula sa lahi ni Abraham, lumabas ang lahi ng Panginoong Hesukristo. See? By the way, kapatid, lahat po tayo nanggaling sa lahi ni Abraham. Naunahan niyo po? So, anong problema meron tayo ngayon? Tandaan po ninyo, kung ang Panginoon naging totoo kay Eva, naging totoo kay Sarah, kapatid, anak ka ng Diyos, magdududa ka sa Kanya, pinakamaganda niyan, tiwala ka lang sa Kanya. Pangatlo, malapit na po tayo. Simple lang po ito, kapatid. Para makita po natin, mga tatay, na wala pa po tayo sa paa, ano po, sa paanan ng mga asawa natin babae. Kaya madaling magsabi ko minsan ng Happy Mother's Day, but do you really know the essence of a mom? Okay? John chapter number 19.
John chapter number 19. I believe na ito makaka-relate kayo rito lahat. Ito pangkalahatan na po to kasi ang pag-uusapan natin dito walang iba kundi si Mary. Okay? John chapter number 19 in verse number 25. Now, there stood by the cross of Jesus who, sino? His mother and his mother's sister, Mary, the wife of Cleophas. And Mary Magdalene. Diyan niyo po makikita kapatid, sa talata na yan, yung tatlong Mary na nagsama-sama. Dalawa sa kanila ay ina, yung isa ay walang asawa. May balita ba kayo na si Mary Magdalene may asawa? Si Mary, the mother of Jesus, and si Mary, the wife of Cleophas, ang ina-identify ng Panginoon. Now, here's the, ito po yung mensahe po yan, kapatid. Nung ang Panginoong Hesus Kristo ay nangangailangan ng tulong. Makinig kayo. When Jesus Christ needed help, God the Father was not there. Wala yung kanyang Diyos Ama, di ba? Kaya sabi niya, my God, why hast thou forsaken me? Oh, Diyos ko, bakit mo ako tinalikuran? Sa maling sabi kapatid, nung ang Panginoong Hesus Kristo nangangailangan ng tulong, wala yung kanyang ama. Sino pang wala? Wala yung mga anghel na dapat tumulong sa kanya. Di ba? Pangatlo, wala ang presensya ng banal na espiritu para tulungan po siya. Pero ang tanong kapatid, sino lamang ang nasa kanyang tabi? Walang iba kundi si mama. Di ba? Now, I hope you can relate. Okay? Ito po yung picture. Nung bata ka pa kapatid, at nung baby ka pa, at may nararamdaman ka, sino yung unang nastabi mo para alagaan ka? Pag may lagnat ka, sino naglalagay ng dimpo sa iyong uluhan? Sagot? Pag habang lumalaki ka at hindi mo alam, magbihis, sino nagsusuot ng damit mo? Di ba? Pag ikaw napupo sa iyong diaper, tawag namin nun, katsa. Yung iba sa inyo mga bata, puros na lang kayo, hagis-hagis. Di ba? Tanggal, hagis dito, hagis doon. Totoo yan kapatid, ang brand pa ng diaper mo, hagis. Kaya pagkatapos gamitin, hagis na lang dito, hagis doon. Di ba? Hindi nyo naranasan yung katsa, kapatid, naranasan ko po yan eh. Alam niyo yung katsa? Supot ng arena. May tatak pa, Colombia. Di ba? Anong ginagawa po yan? Ginagawa ko noon. Yung kay Aika noon, naalala ko po yan. Tatanggalin ko yung pupo, tapos bababay ko si may tatubig. Pero kadalas na gumagawa niyan yun, kapatid, mga ina. Di ba? Isa pa. Okay. Napaaway si bunso. Sinong tatak mo? Yun, kita nyo. Ano nangyari, anak? Lalo na pag may sugat, di ba? Sino mas concerned sa mga magulang? Yung nanay, yung tatay. Hindi, kaya niya yan. Malayo pa naman sa puso eh. Di ba? Naunawaan niyo po kapatid, sino ang nag-aalala doon sa anak pag yung anak wala pa sa bahay? Tapos sabihin ng papa, andyan lang yan. Adat na lang yung suno. Bye-bye mo ka din. Agawin niya may sereta. See? Sino ang nag-aalala sa anak, kapatid? Hindi ba yung nanay? Sino ang inaasahan dapat ng Panginoon sa kanyang tabi nung siya ay nasa cross? Wala ang Diyos Ama, kundi yung kanyang ina. So, every time na ang bata... Kaya nga, ang unang syllable na nabubuo sa bibig ng bata is what? Mama! Di ba? Mga syllables na nabubuo later on, dede. Kasi alam niya kapatid, yung nanay niya lang po ang magbibigay sa kanya ng gatas. Naunahan niyo po? Bakit po kaya
kapatid, na yung bata, kapatid, ang unang-unang tinatawag niya kung meron siyang kailangan, si mama. Bakit po kaya? Dahil lang po sa pagkakalikha ng Diyos sa babae na ano, aalagaan mo muna yan ng 9 na buwan bago mo yan ilabas. Therefore, sa loob pa lang po ng sinapubunan, nabubuo na po yung banding ng ina at saka nung anak. Naunuan niyo po? Kaya kapatid, mga tatay, huwag tayong magselos. Huwag tayong magtaka kung bakit, sabi ko sa inyo, kapatid, yung anak mo! Yung anak! Alam mo, tayo kung minsan, ganun tayo, di ba, mga tatay? Kasi hindi natin alam eh, yung nararamdaman ng isang ina, pag sinasabi mong, yung anak mo ha, turuan mo yan ha! Abay, sandali lang. Huwag mong iduro yan. Tanong kapatid, may tinuro ka na ba sa anak mo? Baka ang lahat ng pagtuturo galing sa ina. Naunuan niyo po? Kasi, hindi po basta-basta ang katuwian ng isang ina. Magpasalamat tayo na meron tayong nanay. Na mula, alam niyo, pinapasalamatan ko po sa nanay ko. Nung ako po pinagbubuntis niya, hindi niya po ko, hindi po nawala sa isip, at hindi po sumanggi sa isipan niya na ipalaglag ako. Kaya po tayo nandito kapatid ngayon, buhay po tayo, isipin po, dahil sa isang ina na ano, kinilala niya na ano, may pangako ang Panginoon sa bawat ina na nandito ngayon. Na ano, pag lumabas yan na ganito, kapag lumabas, maaaring may kapansanan yan, tandaan mo, may pangako pa rin ng Panginoon sa'yo. Kaya alam niyo po ba kapatid, ako yung meron tayong kasama noon dito, ano po, sabi niya, Pastor, paano ba ito? Kasi, ayaw tanggapin ng mga kamag-anak namin itong anak ko. Kung bang kinakahiya nila pagkasama namin, kasi tingnan mo itsura, Pastor, ganito-ganito. Talagang parang, sabi niya, parang kung bilang isang ama, ano po, sabi niya, Pastor, mag-usap tayo bilang isang ama, mag-usap tayo bilang isang lalaki. Kung ito man palalakihin ko, Pastor, sa tingin mo ba, tatanggapin kaya, mag-isa pa kanyang pag-aasawa, tatanggapin kaya na babae maliligaw sa kanya? Kapatid, ang hirap mong sagutin po yan. Parang sabihin niya, patayin ko na lang, Pastor, ito. Ano sabi ko po sa kanya? Una-una po, wala kang kasalanan, lumabas yung ganyan anak mo. Tandaan mo, sa asawa mo, ipapadaan yan. Hindi sa'yo. I mean, yung pag-aalaga, bagamat, alam niyo naman po, ha, wala sanang bahay ng mali siya, kapatid. Okay? Na tayo po, nabubo tayo sa sinapupunan ng ating po mga nanay. Tama? Bagamat may mga lalaki na mukhang buntis, kapatid, mukha lang buntis lang. Pero kahit kailan, hindi mga anak po yan. Ay, sorry. Mayroon na ito, ano? Pip. Now, ang point ko dito, kapatid, hindi ba magpasalamat tayo na yung pag-iingat? Di ba? Ano, kapatid, magpasalamat tayo yung mga nanay natin maka-Diyos. Kasi kung hindi maka-Diyos yung kapatid, yung nabalitaan na nag-positive po sila, abe mamaya siguro pumunta ng swimming pool, iinom ng alak para lang malaglag. Di ba? Pero hindi na iniisip yun kasi alam nila kapatid na ano, ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Huwag kayong magsisi, kapatid, kung sakali man yung anak ninyo may kapansanan, dyan yung nga masusubok kung hanggang saan ang pagiging nanay ninyo. At tayo naman po mga anak, magpasalamat tayo na ano, hindi nagkulang ang mga nanay natin sa pagpapalaki sa atin. Di ba? Magpasalamat tayo na kahit na yung nanay natin, mababang pinag-aralan niya, kapatid, pero ibang wisdom na meron ang nanay po natin. See? Sino nandun, kapatid, pagkailangan natin ng tulong, hindi ba si mama? Sinong mama to the rescue? Na hindi pumunta sa rescue. But sa lahat ng ito, kapatid, tandaan po natin. Okay? Ito na po, para magtapos po tayo. Nung bata po tayo, kapatid, napansin niyo po ba, na po, ang tingin natin kay mama, superwoman. Di ba? Kaya tayong buhatin, ilang taon na yung anak, kinakarga pa rin. Di ba? Amen. Yung iba sa inyo, hanggang 12 years old, kinakarga pa rin kayo. Now, ang point ko rito, kapatid, gusto kong makita ninyo, kapatid, na hindi habang buhay, si mama ay Wonder Woman. Si mama ay Superwoman.
Hindi habang buhay po yan. Habang tayo po ay nagkakaedad, nakikita niyo po kapatid, naghihina na rin po sila. Naunan niyo po yan. Pero hindi ibig sabihin na hindi na kayang gawin yung dati na gagawa ay hindi mo na inayan. Naunan niyo po yan. Nani mo yan mula nung pinanganak ka hanggang sa mawala yung ina mo. Nanay mo yan. Kaya ang inuutos na Biblia para sa ating mga anak, igalang, irespeto, sundin natin yung mga nanay po natin. At walang puwang sa isipan natin, lalo kayo mga teenager, lalo kayo mga kabataan, na ano po yan? Abay, lapastangin yung mga nanay ninyo. Kung makasagot kayo sa mga mama nyo, akala nyo, pambira, porket marunong kayo mag-tiktok eh. Ha? Yun na ang susumbat ninyo sa mga nanay ninyo. Nagsisisi ako kung bakit ikaw naging nanay ko. Abay, tanda mo, wala ka sa lupang ito kung wala ang nanay mo. Kapatid, be careful sa inyong pagtrato sa inyong mga ina. Because that will determine kung ano ka balang araw. Kung ikaw ay babae, ngayon nakikinig dito ngayon, at kanya mo, kung tawagin natin, isa kang suwail na anak sa iyong ina, balang araw, maaring aanihin mo yan. Kung madalas mong pinapaiyak yung ina mo, yung nanay mo, balang araw, iiyak ka rin. Naunan niyo po yan. Kaya sabi ko sa inyo kapatid, iba ang puso ng isang ina, iba ang katuyuan ng isang ina. Dapat nating isipin, lahat tayo, nanggaling tayo dito sinapupunan ng nanay po natin. They deserve yung kung tawagin nating honor and respect. Irespeto tayo, damama tayo ah. Niya. Kaya habang buhay pa po yung mga mama ninyo, kapatid, kaya mga young people, habang buhay pa ang mga mama ninyo, irespeto nyo na at igalaw nyo na sila. Alam nyo kung minsan, sisigaw ka lang ng, Mama, Mama, I love you! Pag wala na yung mama mo. Kailan mo sinabing I love you sa mama mo nung buhay po siya? Sabihin mo na ngayon, habang Mother's Day pa, sabihin mo na yun habang kasama mo pa. Baka yung yakap mo sa kanya, kung malamig na bangkay na lang siya. Mas maganda, yakapin mo na ngayon habang buhay po siya at nararamdaman niya. Amen. Okay. Kaya salamat po sa mga nanay na nandito ngayon. You just don't know kung ano po ang yung pagpapasalamat na meron ako sa inyo na mga nanay. Kaya mga nanay, kayo ang bida ng tahanan. Amen. Isipin niyo po, kung walang Eva, walang Sara. Kung walang Sara, wala ring Mary. Di ba? Wala lahat yan. Higit sa lahat, kapatid, kung walang Eva, wala tayo rito ngayon. Sabi nila, sana pastor, si Eva na lang sana naging inchik. Abay, bakit naman? Kasi mga inchik, mahilig kumain ng sawa. Eh, nagkataon, hindi naman po inchik si Eva. Oh. Yeah, salamat sa mga nanay. Amen. Mga mothers, happy Mother's Day. Sa mga nasa Google Meet, ng mga mothers, Ma'am Beth, happy Mother's Day. Mama Zarina, happy Mother's Day po sa inyo. At sa lahat ng mga nanay, kung kayo man po ay nasa Facebook Live, happy Mother's Day sa inyo lahat. At maraming salamat na kayo po yung mga nanay na tinalaga ng Diyos sa bawat tahanan. Okay, kaya mga husband, salamat tayo na pinubayad ng Panginoon. Not, ang tawag na kasi yung better half, di ba? No? Ang tawag ng Bible dyan is helpmeet. Helpmeet talaga yan. Talagang katuwang sa buhay. Amen. Kaya napansin niyo po kapatid, eto po yan, gusto niyo isang truth. Kahit na wala ang mga asawang lalaki, mabubuhay ang mga asawang babae. Tandaan niyo po yan.
Kaya wala tayong pwede pagmalaki. Ako ang papakain sa'yo! Ako ang sumisoldo nito! Ako ang bus ng tahanan! Nung batid na kangay. O, di ba? Yung nanay, mabubuhay po yan. Tama? O, kapatid, kasabi mo, ang suble ka na, please. At the end, sasabi kasi, namimiss mo yung part ng buhay ng isang babae na ano, help me! See? Di ba? Oh, mabubuhay talaga. Yan ang design ng Panginoon sa kanila. Help me. Kaya pag hiniwalay mo yung sa lalaki, mabubuhay pa rin yan. Kaya nga may single mom eh. O yung single dad. Oh, yung single dad, binabalik si nanay. Ikaw naman kailangan nito! Ano-ano niyo po? Ha, kaya sabi ko sa inyo kapatid, iba ang tinatapakan ng mga nanay. Huwag natin basta sabihin na Happy Mother's Day kung hindi mo naunawaan ang isang trabaho at katayuan ng isang ina. Amen! Okay, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Dakilan namin Diyos. Muli, salamat po sa ginawa niyo po sa buhay po namin, sa paalala Panginoon para po sa aming pong mga anak at kundi po sa aming pong mga husbands, kapatid. Panginoon, na salamat na binigyan niyo po kami ng help meet sa buhay po namin, Panginoon, sa persona po ng aming po mga wife. And Lord, thank you sa mga mothers po ng tahanan nandito ngayon na alam po namin, Panginoon, ang lahat ng pagpapagalap po nila. Alam po namin, Panginoon, ang lahat ng hirap po nila bilang isang ina. Kaya po, Panginoon, karapat-dapat lang naman po na bilang ganti sa kanilang pong pagmamahal sa amin, bilang ganti, Panginoon, sa kanilang pag-aalaga, pag-aarugo sa amin, Panginoon, ay karapat-dapat lamang po na sila po ay bigyan po namin ng galang at respeto, Panginoon. Hanggang sa dulo ng buhay po nila, ipakita po namin, Panginoon, na kami po ay may pagmamahal at pag-aaruga din po sa kanila, Panginoon. Hindi man po namin kayang sukulian ang lahat ng pagod at puyat at pawis po na, Panginoon. Pero sabi niyo po, the only way na ito ay maibisan, Panginoon, ay walang iba kundi yung respeto po namin sa kanila. Salamat po, Panginoon. At kami po ay nagpupuri na muli na paalalahanan po kami. At sa oras na ito, muli kami po ilalapit po sa inyo, Panginoon. We'll make a commitment, lalo na po sana sa mga kabataan, na mamahalin po ninyo at respeto ninyo ang nanay ninyo habang sila'y nabubuhay pa. Huwag kayong gagawa ng anumang kalungkutan ng inyong nanay. Huwag kayong gagawa ng bagay na magiging kalungkutan ng mga nanay po ninyo. Sige po, habang tayo po nakatayo, nakayo ko ang ating pong maul, nakapikit ang ating pong mga mata. Sa man po na bahagi ng buhay po natin, ang usap ay mensahe na yan, why not come and talk to God today. Pasalamatan ninyo na meron pa kayong mga nanay. Sige po, gawin po natin sunaan at kung hindi na, pwede po sa ating pong mga upuan. Dakilan namin Diyos na mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Muli, kami po ay nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa buhay po namin, Panginoon. Lalong-lalong po pa rin sa araw na ito bilang pagbaliktanaw, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa buhay po ng mga mothers, sa mga nasa Biblia, Panginoon, at kundi po sa mga nanay at present, Panginoon, kung paano niyo po pinapakita ang pangako niyo po kina Eva at kundi po, Panginoon, kina Sarah, at ganoon po sa mga bawat nanay na ginamit po sa Bible, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, kami po yung papasalamat ng lubusan na napaalalahanan po kami, Panginoon, patungkol po sa katayuan at kahalagan ng isang ina. Kaya salamat po, Panginoon, sa mga mothers,
sa buhay po ng mga ina, buhay po ng mga nanay, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magpala sa kanila. Patuloy niyo nga po silang gamitin, Panginoon, upang sila po ay may taguyod po nila, Panginoon, ang kanilang katuyuan bilang isang ina. At salamat po sa bad families, Panginoon, nandito. At muli, hayaan nyo nga rin po, Panginoon, na ilapit ko rin po sa inyo ang bawat nilapit po ng anak po ninyo. At kung meron man po silang kahilingan para po sa kanilang po mga nanay, lalo na po, Panginoon, patungkol po sa kaligtasan ng kanilang po mga nanay. O Diyos, ako po ay nakikiusap, Panginoon, na ang mga nilapit po nila, mga nanay, patungkol po sa kaligtasan, ay makakilala po sa inyo bilang Diyos sa tagapagligtas. Muli, O Diyos, hayaan nyo nga rin po na ibalik po namin sa inyo ang lahat po ng papuri at pasasalamat. Ito nga po lahat ang aming pong samot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po at pwede po tayong bumalik sa ating pong kinaupuan. Okay, at mamayang hapon ay meron pong part 2 po yan. Ano po?